Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Ngayong araw na ito mga bossing ko ay Martes, ang pinakamagandang araw lalo na pagdating sa mga albularyo, psychic at syempre sa mga pampaswerte. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nagaantabay tuwing Martes at Biyernes? Yan. Ngayon po mga bossing ko, isa ka sa mga naniniwala sa mga gantong mga pamamaraan. Kung kayo po ay mahilig rumakit, kayo po ay isa sa may negosyo, kayo po ay isa sa mga mananaya, at nais nyo po na magwagi na limpak-limpak na salapi, or kaya mas maging malapit sa inyo ang swerte, rumakit kayo, makita nyo ang inyong mga niraket. Kasi minsan, may mga pagkakataon na ginawa na natin lahat, rumakit kalabaw ka na, talagang ikaw po ay kakaunti na ang tulog, napakasipag mong tao pero parang sa ulat wala pa rin, kaya kailangan dyan papasok ang mga pampaswerte. Pero syempre mga bossing, lagi kang hihingi ng gabay sa itaas, lagi kang magdadasal. Subukan nyo po ito mga bossing, para kayo man ay magsipag, may patutunguhan ng kasipagan, hindi yung kumayid na kumayid pero parang sa ulat wala. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gato mga pamamaraan, mainam na subukan nyo po ito. Kaya kung kayo pinaniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Pampaswerte mga bossing, at nasa inyo po ito kung ano po ang gagawin po ninyo. Kailangan kung ano yung pinanood ninyo at gusto mong gawin, parang ay magawa nga ito, parang kinabog ka, kinabahan ka, gawin nyo po yan dahil maaaring kayo na lamang iniintay na ating mga pampaswerte. Pero kung walang dating sa inyo, huwag nyong papasanin, huwag nyong gagawin dahil maaaring masasayang lang inyong effort. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong action na sabing ito? Ito po isa sa mga ritual or spell na pwede natin gawin upang sa ganon maka-attract tayo ng kaswertehan at maitaboy ang mga kamalasan na pinagdadaanan. Para tuloy-tuloy ang agos ng swerte, kasi ngayon taon na ito mga bossing, pinaka-the best ang tubig. Tubig ay kasaganahan, tubig is wealth mga bossing. Ngayon po mga bossing, kumuha ka lamang ng isang malinis na basong tubig. Tapos kumuha po kayo ng isang malinis na papel. Isulat nyo lahat ang inyong mga kahilingan na walang gamit na sana direct to the point. Kung ikaw po ay mananaya, isulat nyo dito ang alaga ninyong numero na laging tinatayaan. Sabi nyo dito, mananalo ko ng maraming pera, or kaya mananalo ko ng malaking halagang pera, or mananalo ko ng jackpot. Or kaya dito sa aking negosyo ay dito na ako yayaman. Or kaya sa pinaplano kong negosyo ay dito na ako yayaman. Direct to the point ang pag-wish, walang gamit na sana mga bossing. Kasi kapag gumamit ka ng sana, 50-50 pa yan. Ito po mga bossing, kapag ikaw yung ginawa po ninyo, i-mindset nyo na kayo magtatagumpay. Lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad. Ngayon po mga bossing, kasi makapangyarihan ang ating isipan. Sample lang po natin. Halimbawa, imagine niyo po na kayo po ay napakaraming bootleg sa inyong katawan. Di ba, nakakakilabot. Or kaya maraming mga insekto na kumapit po sa inyo, lalo na yung mga ano ng aso, yung mga nakikita natin sa ano na nakakadiri. Kapag nakikita ko yun, ay Diyos ko, kinikilabutan. Yun, makapangyarihan nga po ang ating isipan. Kaya kapag kung ano inisip po natin mga bossing, magaganap po yan. Kung ikaw po yung gumagawa ng pampaswerte tapos negatibo kang tao, naku, huwag ka munang gagawa dahil maaaring masasayang lang effort po ninyo at hindi yan tatalab. Kaya kailangan mga bossing, kung ikaw po yung gagawa ng pampaswerte, nasa isipan ninyo, lahat ng wish ninyo ay magkakatotoo, matutupad po yan. Kailangan positive ka lamang. Ngayon po, napakahirap naman maging positive kung marami kang pagsubok na pinagdadaanan, 'di ba? Madaling sabihin, mahirap gawin. Ang gagawin niyo lamang mga bossing, ipagdadasal niyo kung ano may mga pagsubok niyo pinagdadaanan. Diyan niyo ichichika yung sa mahal na Panginoon, lahat ng mga nagaganap sa inyo, nagpapabigat ng inyong kalooban. Kasi kapag chinika niyo 'yan sa iba, machichismis ka pa, madadagdagan pa ang istorya. Magagalit ka lang, away lang 'yan kapag nalaman mo na chinika ka. Kaya kailangan ichika niyo na lang 'yan sa mahal na Panginoon. Bagamat alam niya, i-release niyo lang kung ano yung nararamdaman niyo para gumaan. Kasi gano'n naman talaga, di ba mga bossing? Kapag ikaw ay napa, kahit yung buhay mo na i-chismis mo sa iba, kasi parang ang bigat ng kalooban nyo, gusto nyo siyang pag-aanin. Kaya na-chismis nyo sa iba, sinishare nyo sa iba. Sa mahal na Panginoon nyo nalang i-share yan. Hindi ka pa na-chismis, natulungan ka pa. Pagkatapos nyo i-chismis yan, ngayon po kayo po ay i-mindset nyo na kayo po yung magtatagumpay. At lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad. Matutupad po yan mga bossing. Basta positive ka lamang. Pagkatapos to, ibilad nyo ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga na idinip nyo po yung inyo pong kahilingan. Pagtapos, bilad nyo po siya. Pagtapos ng alas 8 ng umaga, kunin nyo po siya. Ilagay nyo po ito sa may altar po ninyo. Swerte po, naglalagay ng tubig sa altar. Lalo-lalo na ako, ito yung mga tubig ulan, nagmula sa kalikasan. Pero kung wala naman tayong ganun, hindi naman umuulan sa inyo, mamoblema ka pa, kahit tubig gripo, okay na po yan. Basta huwag nyong hayang ito yung magdudumi or kaya matutuyo. Ang gagawin nyo lamang, parang madumi na siya,
kunin niyo yung wishes, itapon niyo po, tapos ito, i-boost niyo sa may lababo. Hayaan niyo siya makaago sa malayo para mataboy na lahat ng kamalasan na nahigop nito. Ito po, gawin niyo po muli mga boss, improving po ito na maswerte. Kaya kung may pinaniwala siya, lumarga po kahit subukan niyo po ito. Yun lang po mga boss, salamat po.